Ako po si Father Dion, ang Post Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ano po ba ang itinuturo sa atin sa ating pagdiriwang ng All Souls Day? Ngayon po ay November 2 at ginugunita po natin ang All Souls Day. At ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, papuri sa iyo, Panginoon. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako doon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay All Souls Day at inaalala at ipinagdasal po natin ang ating mga mahal na yumao na maaring nasa proseso pa ng paglinis bago sila ganap na makapasok sa langit. Ipinagdasal natin sila dahil naniniwala tayo sa muling pagkabuhay at upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Yan po ay ayon sa ikalawang aklat ng Makabeo, chapter 12, verses 44 to 45, na ganito po ang sinasabi. Kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namamatay na nananatiling makadiyos ay tatanggap ng dakilang gantimpala, ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Na isang kahangalan ang pagdadasal para sa mga namatay na kung hindi tayo naniniwala sa muling pagkabuhay. Ngunit dahil naniniwala tayo sa muling pagkabuhay, ipinagdadasal natin sila upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Mayroon pong apat na huling mga bagay ang pinaniniwalaan ng lahat ng mga Kristiyano. Una, ang kamatayan. Pangalawa, ang paghuhukom o judgment. Pangatlo, ang langit o heaven. Ang pang-apat ay impyerno o hell. Ang purgatorio ay hindi po nabanggit na kasama ng huling mga bagay dahil ang purgatorio ay bahagi po ng langit. Ang purgatorio ay parang remedial class ng mga kaluluwang papasok sa langit. Ang mga kaluluwang napupunta sa purgatorio ay mga kaluluwang nahatulan ng karapat-dapat na papunta sa langit ngunit hindi pa ganap na kinakailangan pa nilang dadaan sa paglilinis o purgation bago sila ganap na makapasok sa langit dahil ayon po sa aklat ng Pahayag, chapter 21, verse 27, Ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ito'y ang mga gumagawa ng masama at ang mga sinungaling. Tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makakapasok sa lungsod. At ang ating paniniwala sa purgatorio ay mula po sa mga katotohanang hayagang ipinahayag ng Diyos sa atin. Magtalakay po tayo ng tatlong halimbawa. Unang halimbawa, ang talinghaga tungkol sa hindi tapat na alipin na nagtuturo na kinakailangan ng mga alagad na maging tapat sa kanilang gawain hanggang sa pagdating ni Kristo sa huling araw na nagtatapos ng ganitong pananalita. Ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 12, verses 47 to 48, Ang alipin namang nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinagagawa nito, ay parurusahan ng mabigat. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay parurusahan ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin
sa lalong maraming bagay. Dito makikita natin na sa huling araw, sa araw ng paghuhukom, kahit dalawa lamang ang maaring mangyayari o pupuntahan ng bawat kaluluwa, either pasado o bagsak, papunta sa langit o papunta sa impyerno, sinasabi pong mayroon pong mga makasalanan na hindi po masyadong masama, na hindi rin po karapat-dapat na ihulog sa impyerno. At mayroon namang mabubuting mga tao na hindi masyadong mabuti, na hindi rin karapat-dapat agad na makapasok sa kaharian ng langit. Ang mga katulad nila ang dadaan ng remedial purification upang mapunan ang anumang kulang sa kanilang pananampalataya at mabubuting gawa bago sila ganap na tanggapin sa buhay na walang hanggan sa langit. Itong panahon ng pansamantalang parusa, paglilinis o purgation bago tanggapin sa buhay kapiling ang Diyos ay ang tinatawag na purgatorio. Ikalawang halimbawa, inihambing ni San Pablo ang iba't ibang paraan ng pamumuhay ng mga Kristiyano sa iba't ibang tagapagtayo ng gusali saan ang pundasyon ay si Kristo. Nagtayo sila ng gusali gamit ang iba't ibang materyales. Mayroong ginto, silver, mga mamahaling bato, kahoy, mga damo at mga dayami. Sa araw ng paghuhukom, ang naitayo ng bawat isa ay susubukin sa pamamagitan ng apoy. Ayon po sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 3, verses 14 to 15, ganito po ang kaniyang sinabi. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Ngunit papaano po ba mawala ang gantimpala ng isang kaluluwa pagkatapos ng paghuhukom at siya ay maliligtas pa rin sa pamamagitan nga lang ng apoy? Ang sagot ay ang tinatawag nating purgatorio. Ikatlong halimbawa, ipinapaalala sa atin ni Apostol San Juan na ang isang Kristiyano ay maaaring makagawa ng dalawang klaseng kasalanan. Una, mayroong kasalanan na hahantong sa kamatayan, yung tinatawag nating mortal sin. Mayroon namang kasalanan na hindi hahantong sa kamatayan, yung tinatawag nating venial sin. Ito po ang kaniyang sinasabi sa unang Juan chapter 5 verses 16 to 17. Kung makita nino man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanang hahantong sa kamatayan. At hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan. Ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. Na ang mananampalataya na namatay na walang kasalanan ay papunta sa langit. Ang mananampalataya na nakagawa ng kasalanang hahantong sa kamatayan o mortal sin ay papunta ng impyerno. Saan naman papunta ang isang mananampalataya na nakagawa ng kasalanan na hindi hahantong sa kamatayan o venial sin? Ang sagot ay sa purgatorio, saan they can make up para sa kanilang mga imperfections bago sila tanggapin kasama ang mga banal sa langit. At sa ating paggunita, sa araw ng ating mga mahal na yumao, nakatuon ang ating pansin at isip sa kanila. Ngunit para lang ba talaga ito sa kanila? Hindi po. Ang pagdiriwang na ito ay para rin sa ating naglalakbay pa sa lupang ibabaw. Ang pagdiriwang na ito ay nagpapaalala din sa atin ng ating sariling mortality, katapusan o kamatayan. Na darating din ang araw na tayo naman ang ipagdasal at inaalala ng ating mga mahal sa buhay. Mayroon pong mga taong takot na takot sa kamatayan na ayaw nila kahit lang man pag-usapan ang katotohanan ito. Ngunit kahit ano ang ating gagawin na iwasan ang kamatayan gamit ang ating kayamanan, kapangyarihan o kahit ang ating pananampalataya, hindi po natin ito maaring iwasan o pagtaguan dahil ito ay ang katotohanan ng buhay at ang nag-iisang daan tungo sa kabilang buhay na walang hanggan. Kaya sa ating ebanghelyo, sinasabi ng ating Panginoon, huwag mabalisa ang inyong mga puso
nanalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin. Dahil sa bahay ng aking ama ay mayroong maraming silid at mauna ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirahan na binigyan tayo ng assurance ng ating Panginoon na mayroon na pong lugar o silid na nakahanda sa atin sa pagdating ng araw. Ngunit sa ngayon, nandito pa tayo sa mundong ito. At ang malaking tanong ay talaga bang makakasama tayo sa ating Panginoon sa pagdating ng araw? Wala pong nakakaalam maliban sa Panginoon. Ang kailangan lamang nating gawin ay sumunod sa kanyang mga itinuturo. Muli, ano po ba ang tinuturo sa ating pagdiriwang ng All Souls Day? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.